Yuhu. Angkas is real. Sabay daw siya sa akin. So, siya na lang mag-drive. Dapat ganito sa Maray. Ganito umang kasi chill lang. Ikaw hindi ka chill eh. Oo ah. Ang lakala ng katawan mo eh. Kumpara sa akin eh. Hindi pa lang marunong mag-angkas. Marunong mag-angkas. Ako, hindi marunong mag-angkas. Ako. Eventually. Hello guys! Nakatapos lang natin maligo. At ang ulo ko na eh. Sumangat yung ulo ko. Mas nangangati ako. Kasi ako nagsabon. Nakasarap ng ulo. Ulan. Ang sarap maligo sa ulan. Siguro isang oras. May ganap kasi dito sa bahay namin eh. Hello guys! After nila ako naman. Sasagutin natin yung mga katanungan about sa e-bike. Kaya kulang pera ko. Wala na akong barya, dali na! Hindi akong luya, lewang piso eh. At saka, no money, no money. Yung barya ko eh. Ito, ang sabi dito. Naingay. Paano malalaman ng customer kung ang yung nabiling e-bike ay sure na pulos bago ang mga baterya? By Jojo Velasco. Paano malalaman ng customer kung ang nabili niya e-bike eh? Kasi nung ano, bumili kasi kami. Andun kasi kami sa shop nila. So nakita namin yung pag-i-install. Maliban na lang doon sa battery kasi buo na siya.
Pero so far, hanggang ngayon, okay pa naman yung battery niya. Siguro hindi naman nila lalagyan ng lumang gamit. Ay! Sabi mo. Kay Marian Pave de la Cruz. Hindi ba pwede ibaba yung upuan niya? Pwede. Depende sa preference mo. Depende kung sa height mo. Kung abot mo ba yung gulo. Yung ganun. Pwede. Pwede siyang ibaba. And then... Okay. Tabi-tabi din! Jose Makaraig. Sana may GB box din sa likod nyo para may lagayan ng ibang gamit. Ba't ang ingay nila? Hindi yan. Maano yan sa ano ko. Sa vlog maririn. Gusto, sa ikaw ng buhay. Sana may GB box din sa likod nyo para may lagay ng ibang gamit. Parang kulang kasi yung basket sa harapan nyo. Oo. Diba yung GB box, yun yung mga naka sa likod, yung malaking parang box. Pwedeng lagyan na siya. Inaan mo lang! Ililaan mo lang! Oo, sana may ganun. May Wally Sunyen. Sabi, parang ginawa niyo po overcharges na 6 to 8 hours ang charge ng device. Sa inyo parang inabot ng umaga. Eh kasi ang sabi dun sa ano, sa manual ng charger ko, 6 to 12 hours magi-green na siya. Charge nag-alarm ako ng 6 hours. So hindi siya nag-green. Red pa rin siya. So kinontinue ko siya hanggang mag 12 hours. So ayun, nag-green na siya. Kaya yun, inabot din siya ng 12 hours. Kay Rolando Marquez. Mag-green na ang ilaw o ma-reach mo ang 52.9 volts. Thank you po sa kasagutan. Kung tamang charging, mag-green na. Ano, mag-green na. Para sa akin, mag-green na siya. Yung indicator ng charger mo, mag-green na siya. Yun. Pwede mo na siyang gunutin. Kay Ayaw. Dapat laging may extra bat ka, girl. Isa lang kasi yung battery ko eh. Sana after 3 years pa siya masira. Oo nga, dapat. Meron akong extra. Kay Donna SKD. Buti naka-uwi po kahit nalobat na kayo. Parang kaibigan ako ma. Pwede naman yung ipedal pag wala ng battery. Ipedal ko na lang. Ilang beses po kayo nag-charge sa isang linggo? Kay Edward Lunto. Hindi ko siya pinapahiram sa mga kapatid ko. Inabot ako ng 1 week and 4 days bago mo i-charge ulit na full charge na yun. O hindi naman, every one week i-charge sa ulit. Yung pinaka-minimum na gamit ko nung ibang. Saka depende kung paano mo gamitin yung ibang. Yun lang. Yun lang yung mga na-encounter kong mga tanong about sa ibang. Dito tayo ngayon sa bahay na may malikuman.
please subscribe to my channel. Subscribe, like, and share. Hello guys! Welcome to my channel! Hello mga magaganda, mga pogi, and dito na naman tayo para sa panibagong ayok. Nagugulat din siya yung dito. Elsa? Sumi! Sumisilip? Ayok! Turo ka ni Papa mo ng ayok. Kaya pala kasi sinasara doon yung piso. Pagaling sa bintana. Sa bintana. Patay na. Ha? Ako si... Ako yung tanga. Ay, palayo kanina. Isa. Ako to me. Ako yung Thank you.